Grabe na talaga mga kabataan na to. Imaginin mo, pinanganak ng 2003, nagpapatotoo about sa kwento ng Marcelo. Sabi niya itong si Kelly Trinidad na pinanganak noong 2003, "We had enough of the Marcoses. Pinahirapan at tinorture nila kami. Naranasan ko yan noong panahon ng Marcelo. Never again, never forget." May mga kabataan na to. Biktima kayo ng Marcelo. Ako nga 1978 pinanganak. Pero ang kwento ko ng Marcelo ay kwento pa ng mga lolo ko. Natahimik sila at mapayapang namumuhay nung panahon ng Marcelo. Hindi pinahirapan, hindi tinorture. Although may mga nagkikwento ng ganyan. Pero kwento nila yun. Pero pinanganak ng 2003... para magkwento ng ganyan, alam nyo, mga kabataan kayo, gumising na kayo. Ang totoong gumagamit sa inyo, ang totoong nagpapahirap sa inyo, ang totoong nagtotorture sa inyo ay ang mga dilawan. Yung mga tao sa likod ninyo, kung ito man ay guro, profesor, senador, akbayan na yan, yung party list na yan, akbayan na yan. Pero ininyo, pinapabayaan kayo na lumakad sa kalye, na sinasabi ninyo na pinahihirapan kayo. Samantalang, kailan ba ang Marcelo? 2003? May gulay na mga kabataan kayo. Gumising na kayo dahil kahit simoy man ang hangin nung panahon ng Marcelo, ay hindi ninyo naranasan ang totoong nagpapahirap sa inyo at nagtotorture yung mga dilawan na yan. Kung tunay, no, ito pong si Kelly Trinidad ay fan daw po ni Lenny Robredo. Ayon po dito sa ano, ayan o, dito sa Philippine Daily News, ito pong si Kelly Trinidad ay Marcelo victim, born 2003. Robredo fan. Kung tunay na si Robredo ay maka-Pilipino, especially makalaylayan, kayong mga kabataan kayo, i-educate niya kayo, turuan niya kayo, hindi yung ganyan. Mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan at kayo ang kailangan ng bansang ito para makabangon muli. Gumising na po tayo. Ito po yung panahon ng pag-unite. Tayo po ay magkaisa, mga magulang. Iligtas po natin ang ating mga anak. Huwag po natin hayaan na maging ganyan po sila. Nakakalungkot. Ulitin ko po, panahon na po ng pagkakaisa.